awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po lagi naming ikaligaya na ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito." Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion. Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 1948, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin. Ayon sa itinakda ng utos ng Diyos,
Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganitong araw ng lapastanganin ng mga hintil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y niligyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastangang ginawa ng mga hintil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon ay pagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panakong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya ay ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus dito sa ating Ebanghelyo, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ang ibig pong sabihin sa atin ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, napakarami niyang gustong sabihin at ipagawa sa bawat isa sa atin. Para malaman natin ang ibig niyang sabihin sa atin at ibig niyang ipagawa sa atin sa bawat pasok natin sa simbahan, i-google natin ang lahat ng ating Panginoon sa pakikipag-usap sa Panginoon para maipaabot niya sa atin ang lahat ng kanyang gustong sabihin sa atin at ipagawa sa atin. Yan ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon. Subalit, nag-uubapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo'y naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso
habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay at lahat ng nagdurusa, naway wag nating kaligtaang lingapin, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumaunaway, lumigaya sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglilingkod sa kapwa ang aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak ka tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putin ng trigo upang maging dugot katawan mo. Jesus Nazareno, alag at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Daming iling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintaking pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kahad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad
ng mga kasalanan. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria, na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus
na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
buong Jesus Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan namin na banal na pakikinabang, ang amin dawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin na kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng bukay
sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno,